Tayong lahat ay nagkatipon sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Maligayang pagdating dito po sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio, mga kapatid. Ang misang ito at ialay sa Panginoon sa pasasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyaya na ating natanggap. Ipanalangin natin sa misang ito ang ating mga kapatid na may mga sakit, lalong-lalo na po ang na-confine ngayon sa mga hospitals, at lalong-lalo na ang ating mga cancer patients na sana sa pamamagitan ni Santo Padre Pio ay pagalingin sila sa kanilang mga sakit. At ngayon, mga kapatid, ating alalahanin ang ating mga pagkukulang, ang ating pagkakamali. Tayo po ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha ng tagapagpamahala ng Tanang Umiiral. Tunghayan mo kami upang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marama sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sumasama noon. Saka huli-huli ay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng di kapanahunan. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ako'y hindi karapat dapat tawaging apostol sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawalang kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihing kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa
pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay aking ihahayag. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang magkasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang iyon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabango na nasa sisidlang ng alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya ay nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyon, guro? Sinabi ni Jesus, may dalawang taong nagpahiram sa isang nagpapautang, ang isa'y 500 denaryo at ang isang na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo ako pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na pinamalas niya ang nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na pinapamalas.
Saka sinabi sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati ang pagpapatawad ng kasalanan ay pinanghahasang? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga po, Father. Ang ating mabuting balita ngayon ay dalawang mahalagang mensahe ang gusto ipaabot sa atin ni Jesus. Una, ang kahalagahan ng pagtanggap. Pangalawa, ang pag-unawa. Acceptance and understanding. Itong dalawang words na ito, ang salitang ito, ay iginawa ni Jesus sa mga mata ng maraming tao na nag-anyaya sa kanya sa isang bahay ng Pariseo. Silang lahat, hindi nila maintindihan si Jesus. Bakit in-entertain pa ni Jesus ang isang makasalanang babae? At the back of their mind, meron na silang panghuhusga sa lumuapit na babae kay Jesus na isang makasalanan. Hindi nila lubos maunawaan si Jesus sa ginawa ni Jesus na hinayaan niya yung babae na lumapit sa kanya. Ganon din tayo minsan. Sa ating buhay, hindi minsan natin maunawaan ang Diyos. Marami tayong mga tanong. Marami tayong mga tanong na minsan sinisisi natin pa ang Diyos. Bakit ganito po ako, Panginoon? Hindi naman po ako nagkulang sa iyo. Ito ang madalas natin nasasambit kung hindi natin maunawaan ang ginagawa ng Diyos sa ating mismo buhay. Mga kapatid, mauunawaan lang natin ang gustong mensahe na iparating sa atin ng Panginoon kapag tayo ay isinasabuhay natin ang kanyang mga salita at ang kanyang itinuturo sa atin. Doon natin maintindihan kapag tayo sa ating pang-araw-araw na buhay, itong mga turo ni Kristo, ni Jesus, ng ating Panginoon, ay isinasabuhay natin araw-araw. Lalong-lalo na ang pagpatawad sa mga taong mahirap natin patawarin. Ang pagtanggap sa mga taong hindi natin gustong tanggapin sa ating buhay. Napakahirap po itong gawin. Ngunit, ito ngayon ang hinahamon sa atin ng Panginoon sa ipinakita niya sa ating mabuting balita ngayong araw na ito. It's so inspiring for all of us who have a lot of struggles to be holy, to accept one another, to forgive one another. Mahirap gawin ang magpatawad. Lalong-lalo na kapag ang nagkasala sa iyo ay iyong malapit sa iyong dibdib. At ito ay malalim ang sugat kapag ang nagkasala sa iyo ay ang hindi mo inaasahan at malapit sa iyong puso. Ngunit ito ngayon ang hamon sa atin ng Diyos. Paano tayo magpatawad? Magtanggap ng isang taong hindi nating kaaya-ayang tanggapin at patawad.
Gaya ng sinabi ni Jesus sa babae, ipanatag mo ang iyong kalooban saka ang babae ay umalis. Be at peace with yourself. God forgives you. God loves you. Ito, mga kapatid, ang hamon sa atin ngayon. Sa pagdalaw natin dito, sa kay Santo Padre Pio, ito sana ang ating dasal sa araw na ito. Paano magtanggap, paano mag-unawa, and eventually, to forgive sa mga taong nagkasala sa atin. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang hain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inahanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang iyo ay likas, sa nagpupuri na may nakikinabang ay kami ring iyong pinakikaharapan sa pamamagitan iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kabanalan,
Kaya't sa pamagitan ninyong Espiritu, gayon banal ang kaloob na ito upang para sa maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagyo na pinagkusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, ipinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala at pagkamatay at muling pagkabuhay niyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay ng kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert ang aming obispo at tanang kaparian. Alalahan mo rin na kapatid naming nahimlay na pag-asang sila'y muling mabubuhay. Iyon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal nga Birhen Maria ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan yung anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubil ay gagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong nating Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Thank you.
sa tuso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan layo sa lahat ng kapahamakan. Samantala namin pinanabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming na si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. At ngayon mga kapatid, bibigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. The body, blood of Christ bring us to life everlasting. Amen.
second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Maraming salamat po. Ikatlo, sa darating na January 2025
ay susuportahan ng Pambansang Dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP dito sa Arsidiosesis ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa mahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon pong mga sobre na ipinamimigay ng ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ika-apat, simula po noong September 14 hanggang 22, ay isinasagawa ang nobena at misa sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ito po ay sa ikalima ng hapon araw-araw at ika-anim ng gabi kung Linggo. Mangyaring maggabayan po kayo ng mga hanay ng gawain na makikita sa screen, sa ating Facebook page at sa mga tarpaulin sa paligid ng dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan ng aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalaing kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, naialay na natin ang banal na pagdiriwang. Humayo tayo taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
sa buhay.